mga kapatid, ako nga po lang si Brother Francisco Mercado, Church po ng Santo Tomas, under by Pastor Edgar Sorima. Sa mga oras ito mga kapatid ay magbabahagi ako sa inyo mga kapatid kung patungkol po ito sa akin pong pinagdaan. Ako po mga kapatid ay nabaptize, nakakahiyaman po sabihin, matagal-tagal na po ito. Pero hindi po ito malilim sa ating Panginoon. At siya po ang nakakalam nito. Nabaptize po ako noong 1989, dito rin po sa Batangas. Ang nagbaptize po sa akin ay si Pastor Ed Lutero. At ako po ay noong una po naging mainit ako. Ngunit nang kalaunan po, talagang ako po ay lulubog lilitaw sa iglesia. Hanggang sa dumating po yung time na dahil po sa aking anak, sa pamamagitan po ng kanyang matapat na panalangin, ako po ay muling nakabalik 2010. At sa awa po ng Panginoon, ako po ay nagdire-diretso na po hanggang sa ngayon. Bagaman at malungkot po ang istorya, pero ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Yun pong anak na naging masigasig sa panalangin na ako po ay makabalik sa paglilingkod sa ating Panginoon, siya po ay namayapan. Siya po ay dinapuhan po ng karamdaman 2011. Leukemia po ang dumapong karamdaman sa kanya. Siya po ay pumanaw ng May 6. Bagaman po ito'y dalawang taon ng mahigit, nais ko pong ibahagi sa inyo sapagkat masasabi ko po na mabigat po yung krus na aking pinasal. Ngunit ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ang nagbukas ng aking isipan na ang krus na kanyang pinadala sa akin ay kinakailangan kong pasanin ito. At sa awa at hapang ng ating Panginoon, ito po ay aking napagtagumpayan. Ang anak ko po ito ay napapagtapos po namin sa PSU sa Balbat. Siya po ay accounting management. Siya po ay binawian ng buhay sa Manila Doctors. April 30, nag-graduate po siya. Sumakam laude po siya. At tunay po na kung wala po kami mag-asawa sa Panginoon, hindi pa namin ito kakayanin ng tanggap. Kaya ako'y inipupulit at papasalamat pa rin sa Panginoon, patuloy niyang binuksan ang aming mga isip. Na ang kurs palang pasapasaan natin, kapag ito ay ating ibibigay sa Kanya, siya po ang gagawa ng kaparaanan upang ito ay ating malampasan. Kaya mga kapatid, sino man ang may mga pagsubok, huwag tayong titigil na lumapit sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng kabiguan, may kakambal na tagumpal. Kaya mga kapatid, bagaman ang masakit, nandiyan po yung aking mahal na asawa hanggang sa ngayon. Kapag po aming naalaala, gano'n na lamang. Parang pong hinuhugot yung aking laman. Ngunit sa tulong ng Panginoon, kapag ako'y tumawag sa Kanya, doon po pinauunawa sa akin na ang aking anak ay kailangan na niya. At siya po ay nasisigurado ko sa inyo. Siya po ay nabaptize ng 11 years old. Siya po ay nagdire-diretso siyang nataon. Wala po ang taliguran. Napaka-buti po ng aking anak ngayon at nasaksihan ko bilang magulang kung paano siya naglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Kaya ako'y nagpupulit ng pagsalamat sa Panginoon, pagaman at masakit na masasabi ko ang aming naging karanasan. Pero kanyang pamasalamat pa rin sa Panginoon sapagkat dahil sa ating Panginoon nalabas na namin ang mga problema ito at nakaya namin pa sila ng krus nito. Kaya ako'y narito sa inyong harapan at ako'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Hurayin ang Panginoon at ang pahasalamat ay sa ating Panginoon Jesus lamang.